Binastos niyo yung bangkay ng tatay ni Ibarra. Ayan na. Sir. Hindi. Tigil ako sa'yo. Sundo! Sundo! Ibarra, saan ka ba? Tumayo kayo! Hiho del Diablo! Kita mo? Demonyo talaga eh. Oh, di ba? Bumalik sa dating ano niya. Kanina ba makaawa na yun eh? Parang hindi mo nariiginalang ang Diyos. Ay talagang kagagalitan na rin kita. Papa. Hindi Diyos ang fraile. Tungo sa aking madilim na pagkawasak. Ayan, hello guys, good morning, good evening, or good day, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is first day, another day for us to react to Maria Clara at Ibarra, episode 54 na tayo. Sobrang bilis lang talaga, and grabe yung mga kaganapan. And bago tayo mag-jump in sa video, dating gawi, mag-shoutouts muna tayo sa mga kaibigan natin na masugid na nagko-comment. Ang gaganda ng mga comments niyo guys. So let's start with Jess Rauto. Sabi ni Jess, huwag kang mag-alala, karamay mo kami sa bawat galit, gigil, kilig, tawa mo Kuya Nephi. Ah, thank you so much, Jess. Kung ano man nakita nyo sa akin, yun yung natural na ano ko, na reaction ko talaga pag nanonood ako. So maraming salamat, Jess, for being with me throughout this journey sa panonood ng MCI. Okay, next comment natin is from Aileen Macabeo. Sabi niya, hindi boring panoorin ang MCI. Kung available siya sa Netflix, may pagpupuyatan ako sigurado. Pati yung background music saktong-sakto sa bawat ganap, napakahusay. Totoo yan, ang musical score nila dito sobrang ang galing talaga. Kaya nga sinasabi namin ng pulit-ulit, lahat ng naging ng staff and crew and lahat talaga ng bumubuo ng MCI, sobrang ang taas ng kalibre. So, yeah, congrats sa MCI talaga. Next comment is from Joshua Bacal. So, sabi niya, I'm not used in giving comment, Sir Nephi, but I wanna say I'm one of your loyal and avid supporter in your channel. You never failed to show your sincerity and honesty to the videos you are reacting. Maraming salamat, Joshua Bacal. So for this kind words from you, I appreciate that talaga. Next comment is from Mera May Dalura. Sabi niya, si Clay yung nagbibigay inspiration, encouragement at hope talaga sa twist ng story ng MCI. Totoo yan, sinabi ko rin yan kahapon, nabubulol ako. Sinabi ko rin yan kahapon, kasi nga yung mga linyahan niya doon, no, ang galing nga ng mga, ano, yung mga writers talaga eh. Ang ganda ng pagka-encourage niya doon kay Ibarra. So yeah. Kudos talaga sa buong-buo ng MCI. And last comment natin, if you feature si Janeth Aguzar, sabi niya, friars really treated themselves as priests, prophets, and kings. Kaya naisulat ni Rizal ang Noli para pukawin ang damdaming makabayan ng mga Indio or mga Pilipino. Kaya kung babasahin ang aklat na Noli, talagang may galit kang mararamdaman. Buti dito sa MCI, may kilig at comedy, kaya di boring. Bukod sa mahuhusay ang pagganap ng mga artista dito, kaya kudos sa GMA at sa buong cast and crew, especially writers ng program na to. Maraming salamat for putting up a program like this. Actually, ganyan din yung naisip ko, Janeth. Thanks for that comment. Nakakatuwa ng mga grupo ng tao sa Pilipinas na sobrang talented na nakabuo ng kagaya nito ng MCI na sobrang nakaka-uplift ng nationalism natin as Filipinos and nakakatulong sa mga kabataan para alam nila yung history, di ba? So, ayan, I think ready na tayo sa episode 54 for today. And ako talaga excited na. So without further ado guys, let's go check this video out. Ready, 1, 2, 3. Alam ko na kung ano ang naganap sa akin naman. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Tapos. Dahil siya pala ang nanira at lalong nagdiin sa akin naman. Eho, huwag ka rin magsasalita kay Maria ng masama tungkol kay Padre. Alam mo namang mahal na mahal niya ang kanyang ninong. Ano ang ginagawa mo rito? I'm back. O bay, pinalayas na sa bahay ng aking nobya. Dito na po muna ako ulit titira, kung di po nakakahiya sa inyo. Liham po, para kay Senyorita Maria Clara, mula kay Senyor Ibarra. Nagbalik ang estranghera sa bahay ni Crisostomo. Mainam na siya ay sumulat. Dadalhin ko ito kay Clarita. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Lalo lamang talagang madudurog ang kanyang puso. Mas madudurog ang puso ko kung si Clarita ay hindi susunod sa anumang utos ng Friday. Dumaan ako para personal na imbitahan ka para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. Hindi naman po ako opisyal, kaya kapitan. Tinataguri kitang isang importante at mahalagang tao ng bayan ng San Diego. Mayroon tayong espesyal na dadaluhan.
na isang salo-salo. Ako na ang magpapasya. Sumama ka ng iya at huwag ka nang tatanggi pa. Magandang idea pa ba kung dumalo tayo sa pagtitipon? This is your chance to show them the best version of yourself. Kasama si Crisosto. Hindi yata siya naimbitahan. Wala talaga akong gana. Hindi ka nang nakalaman. Sagat na yan na siya. Bakit siya nandito? Hindi nang pinagtataka. Maupo ka na dyan. Magkatabi pa sila. Tabi mo ngayong nobya. Huwag mo na silang pigilan. Nakakaya sa mga bisita kung mahalata nilang may problema. Nagagala ka pa. Nice one, Tia Isabel. At kayo din ako, Ginoo. Ha? Magandang araw sa inyong lahat. Narito ho ba si Kapitan Santiago? Ako hinahanap mo. Bakit? Meron po kayong kalatas mula sa Maynila. Kalatas? Aliham. Biring Maria at Santo ng mga Himala, isang magandang balita. Darating ang kataas-taasang Kapitan General. At ako ang isang magiging punong ambala sa kanyang pagdating dito sa Santiago. Eso es un honor para ti, Santiago. Eh kung gayon, kailangan kong ipalinis ng maigi ang bahay. Pero si Anding, tsaka si, ay wala lang pala si Clay. That means prominenting tao talaga si Kapitan Tiago. Nux, holding hands yarn. Ang aliwalas nilang dalawa. Natuwa naman si Clay. Nagsisayo si Fidel. Sa pagkain ng tingin. Pagkain ng tingin daw. Sarap kasi nilang pagmasdan. Natutuwa ako na magkasama na sila. Hayaan mo na sila. At huwag ka nang tumingin sa iba. Sa pagkain ka na lang tumingin. Inibigay kayo. O kaya sa akin. Na kapo ay nainam na. Hala? Oh my. Sira to si Fidel, no? Sa Fortunado de Verdad, Santiago. Aba, holding hands with... At sa'yo, ito tuloy ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yeah. With looking at the eyes salud. Pa, ha? Salud! Salud! Kapitan Tiago. Hindi nila narinig. Maray, kailangan handa ka ng isang pagtitipon bilang alay para sa ating kataas-taasang Kapitang General. Hindi sila nagsalud. Gagawin natin yan. Dito. At lahat ng nandito, imbitay natin sa isang masaganang piging sa oras at petsa na nanaising ng Kapitan General. Santiago, invitar nosotros ni esposo sa Tagirio. Ang landi ng boses nung ano? Natin dapat palagpasin Victorina. Ang pagkakataon na magbigay pugay sa sugo ng hari ng Espanya. Heh, social climber ka. Hindi kayo mawawala doon. Imbitado ka. Busy yung dalawa sa pag-holding hands. Naku, nahuli sila. Maria. Bakit hindi ka pa nagsisimulang kumain? Patay. Huli, pero di kolong. Senyor Ibarra, batid ko. Magagalak ang kanyang kataas-taasang Kapitang General dahil sa pinagagawa mong eskwelahan. Hindi na ako magtataka na, kagaya kay Kapitan Tiago, ay dumalaw sa inyong tahanan ng kanyang kamahal. Malaking karangalan po para sa akin kung mangyayari yun. Salud!
Salud. Rene, salud. Buenas tardes a todos. Ayan na, yung kapasira ng araw. Por llegar tarde. Buenas tardes. Ora pa lang, yung nakakagigil na, no? Dito na naman yung demonyo. Hindi mo. Napainom ng tubig siya. Laman. Filingero. Sentaw. Dito na kayo maupo sa aking buwan. Gracias. Pa-importante siya, ano, nakakagigil, buisit. Nagulat siya, dun si ano, Ibarra. Gigil yan. Perdóname, parece que interrumpido la conversación. Adelante, continuad, por favor, sí. No, yung reverencia. Binabati ko lang si Señor Ibarra dahil sa kanyang pagpapatayo ng eskwelahan dito. Lagot. Aba, mahusay ang kanyang kinuhang arkitekto, isang perito. Ang tuta lang ang nangangailangan ng perito. Hello? Mas mababa pa siya sa Indio. Hello? Katulad ba ng mga nagpapagawa at nagpapatayo ng kani-kanilang bahay? Eh, yung isa dyan na nabalitaan ko eh, kumuha pa ng arkitekto para makapagpatayo lang ng paaralan na apat na dingding lang naman ang kailangan! Ang bastos ng bunganga. Ah, yung victory na tumama pa talaga. Impact. Maiba ko. Na napakahusay ng inyo na sermon kanina sa misa. Ay, people pleaser yung alkalde. Alkalde, alam niyo ba yung mga Indio? Yung mga yan, matuto lang ng konti. Abay, kung makaasta, kala mo kung ay, sino na. Balik na naman kay ano? Kay Ibarra. Eh, iniba na nga ni alkalde yung usapin. Nagigil ako sa'yo talaga, Damas. So, visit ka, demonyo ka talaga eh. Na! Katulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Pigilan mo ako, papatul ako sa mata. Ako din. Makita ko lang yung portal talaga. Hangkit pa rin ng dalawa. Pamunhin, Padre. Oho. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Wow. Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng ilang real? Aba! Akala mo'y kung sino na't hahamakin na ang lahat at pinagmamalaking may daladala siyang pagbabago! Anong problema niya? Katulad ng ama niya! Yun na, namay yung tatay. Yung ama niya na namatay sa karsel. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Nag-iisang namatay sa karsel. Grabe. At yung bang kayo pinatatapon pa nga sa ilong? Ginigigil niya talaga si Ibarra eh. Binastos niya yung bangkay ng tatay ni Ibarra. Nasa ilalim ng lupa ang isang yan na pagkalalim-lalim, abot doon sa impyerno. Bastos ang bunga nga. Hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos. Matulad ng ginawa kay Ton Rafael. Grabe. Ayan na. Sige. Igil ako sa'yo eh. Sakalin mo. Gusto na ang inyong paninira. Puri sa akin! Sundo! Ibarra! Ano, grabe to. Tumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa! Napuno niya eh. Ako nang gigigil talaga ako eh. Sir. Dinamay kasi yung tatay niyang namayapan. Gusto na ang inyong paninira. Magpuri sa akin! Masili ko lang kayo. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa! Batid kong kayo ay mga minamahal na ama. Kung kaya't ipagtatanggol mo rin siya kahit sa panlilibak maski na ng isang fraile! Gigigil ako? Ang aking ama, fraile, ay isang taong bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan.
Siyempre, loko. Isang tao na may respeto sa bawat tao, pobre man o may kaya, si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad na hindi kayang wasakin ni naman kahit sinalaula pa ang kanyang bangkay at lipingan. Grabe. Kayo! Ayan. Sige, ngod-ngod mo yan. Fraile! Ang inyong reverentia! Minsan tinuring na mahal na kaibigan ng aking ama. Hindi ba't bukas ang pintuan ng aming tahanan para sa inyo? Anumang oras? Hindi ba't ano ang hilingin ninyo na pananalapi ay binigay ng aking ama? Ngunit ano, may ginanti ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglapastangan sa kanya! Kung kaya't ako'y pagod na sa pagtitimpi. Napuno na talaga si Ibarra. Bahala na ang may kapal. Sige! Subukan mong tumakas at lalo ka masasaktan! Diba't ako natakot siya? Diyan lamang kayo! Hindi pa wasto ang pagtitimpi ko sa inyong reverentia na walang galang. Hindi ba't saksi kayong lahat nung ako ay inalipustan niya sa kanyang sermon sa simbahan noon? At ngayon, nagtungo siya rito upang ipamukha sa akin na tama ang kanyang ginawa pang babastos at pagtataksil sa aking ama. Kaya't husto na! Clarita! Hindi na! Sumala, Clara. Nasusubo na mala! Tama na! Por el amor de Dios! Basta yung resoso mo. Te ruego. Hindi mo ako naiwalti. Utang na lang ako resoso mo yung isipin mo ang kinabukasan natin. At ang pangarap ng pamilya natin. Tama na, Jesus. Hindi niya matitiis si Mara Clara eh. Tama, demonyo talaga eh. Oh, 'di ba? Bumalik sa dating ano niya. Kanina ba makaawa na 'yun eh? Yes, cojones. Dapat talaga sinaksak mo 'yan eh. Ni hotel diablo. Mas mading bunga ang anong demonyong damason na 'to. Ano lang mangyayari kay Maria Clara at Crisostomo? Sir Ibarra. Amigo. Anong pumasok sa iyong sentido at nagawa mo yun? Kay cabron, amigo. Tienes cojones. Ngunit ikaw ay isa pa rin merda. Patid mong makasira ito ng iyong magandang kinabukasan, hindi ba? Huwag mo nang pagalitan. Isang nag-meltdown yung tao. Oo. Tsaka isa pa kasalanan din naman ng padre demonyong yun. Kaya pa lang naghahanap na siya ng gulo. Diba, sir? Ngunit, winakasal din ang ating amigo. Amigo, batid mong ito ay magudulot ng isang matinding reprokasyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Handa na ako. Kahit na mamatay pa. Yan yung sinasabi ko. Yung mga taong mababait, tahimik, pag napuno talaga, sukdulan yan. Kaya ang tandaan nyo, wag na wag nyong tinitik advantage, yung kabaitan, ng kahit na sino. Pag napuno yan, sinasabi ko sa inyo, dire-diretso na yan. Ito, perfect example ito. Bakit inaway mo pa? Parang tamiks to eh. Tamiks? Anong ibig sabihin ng tamiks? Palighten na pa rin ng scene yung ginagawa ni Clay. Nasa na ang tubig, por favor! Aba, dumiretso pa sa bahay ni Maria Clara. Nakita niyo ang ginawa niya sa akin. Muntik na niya akong mapatay! Oo, kasi bastos ka. Manang-manas niya sa kanyang ama. Deserve. Ninong,
Ako na ho ang humihingi ng paumanhin para sa akin, nobyo. Unawaan niyo na lamang ho siya. Hindi lamang yan napigilan na kanya sarili. Dahil inaglahin niyo rin naman ang kanyang ama. No lo defiendas, Maria Clara. Onsing. No lo defiendas. Nakita mo, hindi ba? Nakita mo, muntik na niya akong mapatay. Kung hindi mo pa siya inawat, baka ngayon pinaglalamayan niyo na ako. Sana nga. Diablo. At ang mga paratangin sa inyo. Totoo po ba yun, Nino? Wala kang nalalaman sa mga pinaggagawa ng kanyang ama. At wala ka rin nalalaman kung bakit kinakailangan silang napastanganin. Wala ho ako nalalaman dahil wala kasi sabi sa akin ang katotohanan. Ito ang totoo. Omsing. Pinatunayan ni Crisostomo na wala siyang ipinagkaiba sa kanyang ama. Él es un hereje también. Uminahon ho tayo lahat. Padre, baka muli kayo manghina. No te metas, Santiago. Magbabayad ang animal na yan. Hindi niya ikinalang ang sugo ng Diyos. Dinapastangan niya ang simbahan. Hindi na siya muling makakatungtong sa simbahan. Kaya't karapat-dapat lang talagang parusahan siya ng ekskomunikasyon. Hindi na siya makakatungtong pang muli ng simbahan kailanman. Hindi na rin siya tatawagin na katoliko kahit kailan. Nunca mas! Nino, namamakaawa po ako. Huwag naman po. Pagkat ang gagawin niyo, hoy, nangangahulugan, nalalayo na siya na lahat. Paano ko kami magpapakasal kung isa na siya iskomunikado? Ayan, Nino, nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo na ako ang aking nobyo. Bigyan niyo ko siya ng isa pa magkakataon. Tarungay ko, Nino. Tarungay ko. Ay, no. Hindi na dapat talagang matuloy ang pagpapakasal ninyong dalawa. Dahil walang dadalhin sa buhay mo ang isang yan kung hindi dilubyo, sinvergwensa. Kaya talagang hindi na ako papayag na magpatuloy pang may relasyon ka sa kanya. Nino, kung totoo mahal niyo ako, magbibigyan niyo ang aking kahiligan. Patawarin niyo na ho ang aking nobyo. No. Titiyakin ko na hindi lamang sa lugar na ito at sa simbahan na ito siya magiging ekskomunikado. Maging sa buhay mo, magiging ekskomunikado siya at sa buhay nating lahat. Impacto. Gigigil ako. Grabe. Kaya mo na siya, Maria. Wala na tayong magagawa. Nagpa siya na ang Friday. Isa ka pa eh. Tiago eh. Takot ka lang sa Friday. Wala ka rin pa rin ng digan eh. Nababatuloy si Mada Clara. Hello. Ang sumama na yung pakiramdam niya. Ay, ba't ito ba? Hala. Jeff Mio, Clarita! Oh, freak! Maria! Hala. Ano nangyari sa'yo, anak? Maria! Diyako! Maria, anak! Yan na yung sinasabi ko. Maria! Maria! Primo, gising na siya. Maayos ka na ba, iha? Papa, tia, por favor, kausapin niyo ang ninong. Kumbinsihin niyo siya na huwag na hong ituloy ang pagpataw ng ekskomunikasyon kay Crisostomo. Ngunit, iha, yan pa rin iniisip niya. Kung ano naging pasya ng ninong mo, wala tayong magagawa. Nakita mo naman ang ginawa ni Crisostomo, di ba? Pff,
Pero Papa, kilala niyo naman si Crisostomo. Nasaksihan niyo ho ang aming paglaki. Alam niyo ho ang tunay na pagkatao ni Crisostomo. Hindi ho siya masamang tao. Siya ho ay... Nanggigigil ako sa'yo talaga, Tiago. Wala kasi ikaw parinindigan. Alam mo sa sarili mo na mabuting tao si Crisostomo at nakita mo sa sarili mo na nilalapastanganan yung pangalan niya tsaka ng tatay niya ng demonyong Damaso na yun. Tapos hindi ka pa rin makapag-decide sa sarili mo. Yan yung mahirap sa mga taong, alam mo yun, mabait naman sana pero nakikisabay or walang ginagawa kahit may nakita silang hindi maganda. Kagaya niyan, magiging isang Kapitan Tiago ka pag wala kang ginagawa habang nakikita mong may ginagawang mali. Grabe to, nasistress ako. Isang mabuting Ginoo na may malamot at banal na puso. Sa katunayan nga ho, ang ninong ang nagpakita ng kamalian kanina. Ang sino man pong dustay ng magulang ay magagalit din. Kaya batid ng lahat na ang ninong ang magkasalanan. Miss Mario Sevilla, huwag ka magsalita ng ganyan. Parang hindi mo nariiginalang ang Diyos. Maria, ulitin mo pa. Grabe, no? Magsalita ng masama sa file. Ay talagang kagagalitan na rin kita. Papa, hindi Diyos ang Friday. Ano ho ba ang tunay na dahilan? At bakit namuhi ang ninong sa ama ni Crisostomo? Totoo po ba na hindi ginalang ng aking ninong ang bangkay ng ama ng aking nobyo? Huwag na nating pag-usapan ito, Maria. Bakit naman po hindi, Papa? Ano ho ba talaga ang tunay na nangyari? At bakit nagkaroon sila ng hinduaan? Bakit pati ang bangkay ni Tio Rafael ay hindi ginalang ng aking ninong? Kanino mo nalaman ng mga bagay na yan? Kay Crisostomo ba? Iha, magkatapag tatatumang ba dahil magkalit ang iyong ama? Matawarin ako ng Diyos. Ano ko ba talaga ito na nangyari? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit ganun na lamang ko ang suklam ng aking ninong kay Crisostomo at kay Tio Rafael? Huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi na dapat pinag-uusapan pa. Lalo na't hindi ito magubunga ng mabuti para sa'yo. At baka lalong matulad ka pa sa nobyo mo na nawala ng galang sa fraile. Nautang na loob, Maria. Huwag ka na magtanong at magsalita pa. Grabe, kawawa. Bawal magtanong, bawal malaman ang katotohanan. Dapat sunod-sunuran ka lang. Kawawa ko, Iha. Buisit na panahon to. Tinatama ang iyong papa. May mga bagay na hindi na dapat inaalam ng mga babae tulad natin. Huwag ka na magtanong. Grabe. Iha. May mga bagay talaga hindi na dapat na iniintindi pa. Punit, Iha. Naawa na ho ay kasusto mo. Masisira ho siya. Mawawarak ang pagkatao at ang kinabukasan ng aking nobyo. Pagtatasal na lang natin ito. Naway. Grabe. Naway kalugtad ang Panginoon si Crisosto. Grabe ang mga pari dati. Nakakainit ng ulo, nakakagalit. Kagay namangha ng guro sa pag-awit ng mga batang nagbebenta ng kandila kanina. Nakatutuwa. Hindi na rin ako makapaghintay na makita magawa ang iyong eskwelahan. Kapag mangyari ang pasinaya, ay tuloy-tuloy na. Baka sa huling buwan sa isang taon ay nakatayo na. Maaari na natin simulan ng pagkuha ng mga guro. Kung gayon, Crisostomo, maaari rin ba ako magturo doon? Gaya ng mga padre doon sa kumbento, nagtuturo rin sa amin. Kahit na musika. Malaking bagay sa isang bata ang musika. At lalong lalawak ang kanilang imahinasyon at... At siya ay magkakaroon
ng mas masayang disposisyon sa buhay. Dahil bukod sa sining, ay gaya ng musika, naglilinang ito sa isipan ng isang pasli. Tama ka. Yun eh kung papayagan ako ng papat ng ninong. Ngunit sa aking palagay ay hindi nila ako paihintulutan. Mahal, hindi na bali. Dahil kapag ikaw ay asawa ko na, hindi na kailangan humingi ng permiso sa kanila. Ako, bilang asawa mo, magdidesisyon para sa'yo. At ang aking pasya, ay sundin mo lahat ng nais mo. Kasama mo ako na magtuturo at mangangarap. Sigurado ka ba naiyak sa ako, init gabi ng tubig na ginamit mo sa tsaa? Halina muna at mag-iriyenta kayo. Oh, yes, ipinadala yan ni Doña Carmen. Nagpadala. Naku, Krisostomo, tikman mo ang pinadala. Tila hindi na mangyayari pa. Ang mga pangarap na yon. Nasira lahat ng plano niya, no? Sir. Pamanay, Miss Kai. Okay lang po yan, sir. Well, actually, hindi nga okay. Pero naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo ngayon. At naiintindihan ko kung bakit nyo nagawa sa Prayle yun. Ako man din. Pag nilait ng gano'n ang magulang ko, Diyos ko, patawarin ako. May isip ko rin pumatay ng tao. Si Fidel. Winasa ko na ngayon ang kinabukasan ko. Namin ni Maria Clara. At wala na akong naninag na liwanag pa. Ito na marahil ang simula. Ang unang hakbang patungo sa aking madilim na pagkawasak. Grabe. Nagpadala na ako ng reklamo sa korte. Nagpadala na rin ako ng sulat sa ating arsobispo. Higit pa sa bato ang dudurog sa kanya ngayon. Kausap ko ninong. Pa? Naway mag-iingat si Señor Ibarra. At kayong mga nilalang na malapit sa kanya. Ay, no. Grabe, ang bigat. Naiyak pa rin ako. Grabe, no? Sana natutunan natin yung dapat matutunan dito. Minsan, isang pagkakamali lang, wala ka na makikitang liwanag sa future mo. Parang ganun yung nararamdaman ni Ibarra dito. Kaya nakakalungkot na from somebody na sobrang idealistic, hopeful, mabuting tao, sa isang iglap dahil sa kadimonyohan ng isang tao, na-trigger yung isa, nag-meltdown, tapos wala na, sira na lahat. Iyak, no? Iyak talaga ako. Ay, nako. Iyak ako, visit. Ayun guys, maraming salamat for watching this with me. Malungkot yung episode na to. Nag-start tayo na masaya, di ba? Kinikiling-kiling pa tayo. Tapos, yun pala yung ending. Parang, ano lang pala yun.
Patikim lang. Okay, so bukas, last episode for this week. Abangan natin. Mas lalo siguro matindi bukas kasi cliffhanger bukas Friday eh. So, maganda na tayo ng mga tissue at kung ano man dyan para ready na tayo bukas. Ayan, maraming salamat guys and I hope to see all of you guys on my next video tomorrow. Bye!